mahalaga ang mga dam dahil nagbibigay sila ng tubig para sa mga layuning pang-domestic, industriya at patubig. Sa mga oras ng labis na daloy ng tubig, ang mga dam ay nag-iimbak ng tubig sa imbakan nito. Pagkatapos ay maglalabas sila ng tubig sa mga oras ng mababang daloy. Kapag ang mga lakas na daloy ay hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan sa tubig. Ang tubig na nakaimbak sa mga reserbwa ng dam ay ginagamit upang magbigay ng sapat na halaga ng sariwang tubig sa mga tahanan, pasilidad ng pag-industriya, at mga site ng pagmimina, patubig, paglikha ng elektriko, pagkontrol sa baha, water storage, debris control, at navigation. Bago natin ituloy ang ating talakayan, at kung bago ka lang din sa aking YouTube channel, paki-like and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod kong videos. Narito ang 10 dam sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Una, Magat Dam. Ang Magat Dam ay isang malaking dam na puno ng bato sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Ang dam ay nasa Magat River, isang pangunahing tributary ng Cagayan River. Nagsimula ang pagtatayo ng dam noong 1975 at natapos noong 1982. Ang Magat Dam ay isa sa pinakamalaking mga dam sa Pilipinas. Ito ay isang multipurpose dam na pangunahing ginagamit para sa patubig ng mga lupang pang-agrikultura. Pangalawa, Ambuklaw Dam. Ang Ambuklaw Dam ay bahagi ng isang pasilidad ng hydroelectric sa barangay Ambuklaw sa lalawigan ng Benguet na may pinakamataas na kapasidad ng imbakan ng tubig na 327,170,000 kubiko metro. Ang pasilidad na matatagpuan 36 kilometer mula sa lungsod ng Baguio ay maaaring makagawa ng hanggang sa 105 megawatts ng kuryente hanggang sa grid ng Luzon. Ang pangunahing mapagkukunan ng tubig ay nagmula sa Agno River na nagmula sa Mount Data. Ang dam ay pag-aari ng gobyerno sa pamamagitan ng National Power Corporation o NAPOCOR. Ang Ambuklaw Hydroelectric Power Plant ay isa sa pinakalumang pinagkukunan ng kuryente sa bansa at kabilang sa unang malaking hydroelectric power plant na itinayo sa Pilipinas. Noong July 1990, isang napakalaking lindol ang tumama sa Luzon na nagresulta sa siltation at mga problemang teknikal na nakaapekto sa operasyon ng dam. Ang Ambuklaw ay kalaunan ay na-decommission noong 1999. Pangatlo, Binga Dam. Ang Binga Dam ay isang dam sa Agno River na konektado sa isang hydroelectric power plant na matatagpuan sa Barrio Binga, Barangay Tinungdan sa munisipalidad ng Itugon sa lalawigan ng Benguet. Ang dam ay itinayo noong August 1956 at binuksan noong May 1960 sa ilalim ng pag-aari ng gobyerno ng National Power Corporation o NAPOCOR. Matatagpuan ito ng 31 kilometro timog silangan ng Baguio City at 19 kilometro sa ibaba ng Ambuklaw Dam. Ang pagpapabuti ng dam ay nagpapatuloy dahil ito ay nakatanggap ng matinding pinsala sa panahon ng lindol ng Luzon. At ang naka-install na kapasidad ng 100 megawatts ay na-upgrade sa 140 megawatts. Ang pasilidad ng Binga ay itinayo noong 1956 para sa power generation at kontrol sa baha. Pang-apat, San Roque Dam. Ang San Roque Dam na pinatatakbo sa ilalim ng San Roque Multipurpose Project
ay isang 200 metro ang taas. 1.2 kilometrong haba ng dam ng embankment sa Agno River. Ito ang pinakamalaking dam sa Pilipinas at 16 na pinakamalaking dam sa buong mundo. Ang dam ay nagpapataw ng isang reservoir na may isang pang-ibabaw na lugar sa halos 12.8 square na umaabot sa north sa munisipalidad ng Itogon Binget. Pinoprotektahan ng isang gated spillway ang dam mula sa pagbagsak. Bawat wet season, ang runoff ay naka-impact para sa paglaan ng paglabas sa pamamagitan ng mga turbines ng tubig upang makabuo ng patubig sa pananim. Pinunduhan ng San Roque Power Corporation ang San Roque Multipurpose Project sa isang kasunduan ng pagbili ng kuryente, kasama ang National Power Corporation sa isang batayang build, operate, transfer. Malaki ang nakumpleto ng San Roque Power Corporation sa San Roque Multipurpose Project noong February 14, 2003 kung saan ang kapangyarihan ng pagtatanim, patubig, kontrol ng baha at pinahusay na kalidad ng tubig ay magagamit sa mga nakapaligid na mga rehiyon at kinabibilangan ng Northwest Luzon Economic Growth Quadrangle. Panglima, Pantabangan Dam. Ang Pantabangan Dam ay isang lupa na puno ng embankment dam sa Pampanga River na matatagpuan sa Pantabangan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang multipurpose dam ay nagbibigay ng tubig para sa patubig at hydroelectric power generation habang ang reservoir nito, ang Pantabangan Lake, ay nagkokontrol sa baha. Ang reservoir ay tinuturing na isa sa pinakamalaki sa Timog Silangang Asya at isa rin sa pinakamalinis sa Pilipinas. Ang konstruksyon sa dam ay nagsimula noong 1971 at natapos ito noong 1974. Pang-anim, Angat Dam. Ang Angat Dam ay isang kompletong water reservoir, embankment hydroelectric dam na nagbibigay ng tubig sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan. Ito ay isang bahagi ng sistemang tubig ng Angat Ipo, Lamesa. Ang reservoir ay nagbibigay ng halos 90% ng kinakailangan na tubig para sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga pasilidad ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Ito ay nagsusupply sa 28,000 hectares ng Bukirin sa mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Pang-pito, Ipo Dam. Ang Ipo Dam ay isang gravity concrete water reservoir dam na matatagpuan sa Pilipinas. Ang dam na humigit-kumulang na 7.5 kilometro sa ibaba ng Angat Dam sa loob ng Angat Watershed Forest Reserve sa Norsagaray, lalawigan ng Bulacan. Ito ay isang bahagi ng sistemang tubig ng Angat Ipo Lamesa. Ang normal na antas nito ay 101 metro. Pangwalo, Lamesa Dam. Ang Lamesa Dam at Reservoir ay isang dam sa Quezon City. Ang reserva na ito ay maaaring mag-control ng hanggang sa 50.5 milyong kubiko metro na sumasakop sa isang lugar sa 27 square. Ito ay bahagi ng Angat Ipo Lamesa system ng tubig na nagbibigay ng karamihan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Pangsiyam, Caliraya and Lumut Dam. Ang Caliraya Dam ay isang embankment dam na matatagpuan sa bayan ng Lumban, lalawigan ng Laguna, sa Sierra Madre Mountain Range ng Pilipinas. Ang reservoir na nilikha ng dam, ang Lake Caliraya, sa una ay nagtustos ng isa sa pinakalumang mga hydroelectric na supply
sa Pilipinas at kalaunan ay naging isang tanyag na libangan para sa maraming sports at pangingisda, ang pagtatayo ng dam ay sinimulan noong 1939 sa ilalim ng pangangasiwa ng engineering firm na si Pedro Siochi and Company. Isang maliit na planta ng hydroelectric ay pinatakbo noong 1942. Ang Lumut River Dam ay isang embankment dam na matatagpuan sa pagitan ng mga bayan ng Cavinti at Lumban sa lalawigan ng Laguna. Ang dam ay itinayo sa buong Lumut River na lumilikha ng isang reservoir na kilala na ngayon bilang Lumut Lake o Sierra Lake. Nagbibigay ang Lumut Lake ng karagdagang tubig sa pamamagitan ng isang baybayin at bunganga ng Bellmouth sa Caliraya Lake, na siyang nagsisilbing itaas na reservoir para sa Kalayaan Pump Storage Hydroelectric Plant. Ikasampu, Laiban Dam. Maraming proyekto ng supply ng tubig sa itaas ng bahagi ng Kaliwa River Watershed ay iminungkahi ng Pamahalaang Pilipinas mula pa noong 1970s na may hangarin na maibsan ang Metro Manila ng labis na pagsalig sa tubig na ibinibigay ng Angat Dam. Karamihan sa mga ito ay nakatuon sa isang partikular na site sa Barangay Laiban sa Tanay Rizal, sa itaas na bahagi ng Kaliwa River Watershed, at sa gayon ang mga proyekto ay madalas na tinutukoy bilang Laiban Dam o Kaliwa Dam. Dahil sa mga kontrobersya tungkol sa epekto sa kapaligiran ng proyekto at ang potensyal na epekto nito sa mga lokal na pamayanan, pansin-pansin kasama ang isang pamayanan ng mga remontado dumagat na mga tao na isaalang-alang ang lugar na bahagi ng kanilang mga lupain ng ninuno. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan. Hanggang sa susunod na video. Salamat!